i-edit yung videos nyo, i-delete nyo yung videos nyo na hindi naman kailangan, palitan yung thumbnail nyo, dagdagan yung mga descriptions doon sa ilalim, yung pinaka-detalye. Tapos, i-blur nyo yung videos. Tapos, palitan nyo yung title, lagyan nyo ng audio only. Ayun nga mga sadik, ano, uusapan natin ngayon ang reuse content. Actually, na-reuse content ako last month eh. Tapos, sobrang stress ko doon. Kasi nga, kumikita na yung YouTube mo. Tapos, bigla ka na-reuse content. Na-strike ka dun sa bawal na pag-use ng content ng YouTube. So, ang gagawin pala natin para maiwasan ang reuse content. Kung kayo ay bago sa aking channel, huwag niyong kalimutang i-subscribe, i-like, i-comment, at i-share ang ating mga videos. Yun nga, reuse content tayo, no? Na-reuse content din ako eh. Ikaw, na-reuse content ka na ba? Kung ikaw ay na-reuse content, kailangan mong panoorin ng video na to. At papaliwanag ko sa iyo kung paano ko rin paano ako ulit na-approve ng YouTube, no? So guys, ang ginawa ko, no, nag-search ako sa internet, sa YouTube din mismo. At mostly nakakita ko, sabi nila, dinidelete nila ang kanilang mga reuse videos. Pero kasi may nakita akong isang Pinoy din na nag-post na wag daw dapat i-delete yung mga videos na yun kasi mawawala yung watch hours nyo. Pag malalaglag kayo sa 4,000 watch hours, ay ano, hindi na rin kayo ma-aprobahan ng monetization. Diba? So ang ginawa niya, in-edit niya yung kanyang mga videos. Pinalitan niya ng thumbnail. Binlur niya yung background gamit ng editor ng YouTube. Tapos, dinagdagan niya yung description. Tapos, pinaganda niya yung channel niya, guys. So, ang ginawa ko, ginaya ko rin yun. So, sinunod ko lang yung payo niya. Pero kasi ang sabi ng Pinoy na to, eh, hindi pa daw siya na-aprobahan nung time na in-upload yung videos na yun. So, hindi ko din alam hanggang ngayon kung na-aprobahan ba talaga siya. So, ang ginawa ko nga, guys, hindi ko delete yung mga videos na nag-viral sa akin. So, hinayaan ko lang doon, in-edit ko siya, binlur ko siya, pinalitan ko yung titles, tinlaglagan ko na maraming description, nilagay ko yung mga link nung kung saan ko kinuha yung mga videos, nilagay ko rin yung mga link, yung mga Facebook page ko, or mayroon akong ibang Twitter account na nilagay ko rin yun. Para pampadami lang ng link. Tapos, nilagay ko rin doon sa ilalim yung fair use copyright disclaimer nung galing mismo sa YouTube. So, ang ginawa ko, kinopya ko yung buong mahabang disclaimer na yon, pinaste ko doon sa description, sa pinakababa. So, okay lang naman yun, guys. Kasi ang sabi nga din ng iba, tanggalin daw lahat ng hashtag. Ang ginawa ko, hindi ako nagtanggal ng hashtag. So, nag-iwan ako ng mga tatlong hashtag. Kasi, kung maglagay ka ng maraming hashtag, ang maiiwan doon is tatlo lang. So, yung iba, hindi rin naman, kumbaga, hindi magagamit. So, pampadami lang yun sa description. Ayun guys, tapos yung ginawa ko sa sarili kong videos mismo, eh nagkaroon ako ng mga reaction videos. Yun, kailangan talaga, nandun ka sa videos mismo, kasama ka, nagko-comment ka doon, papaliwanag mo yung videos na yon, kung ano yung reaction mo, kung ano yung gustong ipahiwatag ng videos na yon. Pero kailangan yung videos mo is mayroong siyang educational value, guys. At kahit mga short ano lang, short paliwanag lang, basta ang paliwanag mo is tumbok kung anong gusto mong sabihin. Yung mensahe is makakarating sa tao ng tama. Tapos ang ginawa ko nga, guys, yun, pinalitan ko yung aking thumbnail ng maayos, nilagay ko yung aking picture doon kasama nung kung ano yung content ko. Ayun. Inantay ko siya within 30 days pag umabot ako ng ano, May 30. Time na yun na mag-reapply ako. Yun, ni-reapply ko siya. Then pagdating ng June 3, yun, approve na siya, guys. So papasalamat niya ako kay Lord kasi nga nadinig niya yung panalangin ko na yun. Tsaka guys, samahan niyo rin ang panalangin, 'di ba? Samahan niyo rin ang panalangin. Tsaka yung ating ano, yung ating YouTube channel, kailangan talaga may tiyaga, guys. Kailangan pagtrabahuhan mo talaga yung ating mga videos. Hindi yung basta-basta kukuhaunin mo lang yung videos ng iba tapos i-upload mo sa iyo. Parang ano lang, parang ninakaw mo lang. Parang wala kang ginawang
yung ma-share mo naman yung gusto mong sabihin, di ba? Para bang ano lang, talagang ninakaw mo siya. Kasi wala kang reaction doon, wala kang something na dinagdag na information or educational values. Kaya lalaglag ka talaga ni YouTube. Talagang tatanggalin ka ni YouTube. Mayroong ibang mga account guys na talagang binlock ni YouTube at tinitake down ni YouTube. Kasi nga, yung iba, yung mga bad comments, tapos yung iba naman is nagkaroon ng parang yung content nila is hindi doon naaayon sa community guidelines. So ang ginawa ko rin guys, nag-aral ako doon sa YouTube mismo, sa YouTube Academy. Inaral ko yung mga kailangan gawin, tapos sinundan ko yung mga sinasabi din ng mga YouTube creator. Yun, ingat-ingat talaga tayo guys. Kailangan natin sundin yung community guidelines ni YouTube para tugma tayo doon sa gusto nilang mangyari. Kung ikaw man ay na-strike ng reuse content, sa susunod, mag-ingat tayo guys. Yun nga, ang payo ko is lima lang. Lima lang ang payo ko sa inyo. I-edit yung videos nyo. I-delete yung videos nyo na hindi na mga kailangan. Palitan yung thumbnail nyo. Dagdagan yung mga descriptions doon sa ilalim, yung pinaka-detalye. Tapos, i-blur nyo yung videos. Tapos, palitan nyo yung title. Lagyan nyo ng audio only. So, for example, may titles ka. Tapos, sa dulo, lagyan mo lang ng audio only. Yun. Aprobado kay YouTube yun, guys. Good luck sa inyo, guys. At nawa, hindi kayo ulit mag-reuse content kasi napakalaking problema. Kasi nga, mati-takedown tayo ni YouTube. Kung kayo ay bago sa aking channel, huwag niyong kalimutang i-subscribe, i-like, i-comment, at i-share ang ating mga videos.